Hello guys, magandang araw po sa ating lahat and welcome back po sa ating YouTube channel. Especially po sa mga kababayan po nating OFW na walang sawang sumusuporta po sa ating channel at lagi pong nag-aabang ng mga uploads po natin, shoutout po sa inyo. Meron na naman po tayong kababayang magbabahagi po ng kanyang inspirasyon and then pagkukuha na naman po natin ng idea kung tayo man po ay magpapagawa ng bahay balang araw. So ito nga po, binigay po lahat ng details sa atin para isa-isahin po natin, lalo-lalo na po sa mga materials and then sa mga nagastos po nito para pagkuhanan nyo nga po ng idea. So yan guys, nakikita naman po natin, hindi pa po siya fully finished, pero ang kagandahan po dito, pwedeng-pwede na po siyang lipatan. Ito po pala yung kanilang house floor plan na nakita lamang po nila sa internet and din ginaya po nila. So meron po itong sukat na 28 by 30 feet. Or katumbas nga po yan ng 840 square feet or kung i-convert po natin yan, meron po siyang 78 square meters na meron tatlong kwarto, dalawang toilet with bath, living room, dining room, kitchen, and then meron din po siyang porch. And then guys, nakikita naman po natin yan din po yung kanilang perspective or pinanggayahan po ng kanilang bahay. So sa pagpapagawa po ng floor plan, kung susundin talaga natin yung building code, talaga naman po magpapagawa tayo ng floor plan sa license architect. So nasa sa inyo po yan kung meron po tayong budget. Kung yung iba po is kinukuha lamang sa internet and then ginagaya po nila. Take note po pala natin na lahat po ng mga details nito, lahat po ng mga na-feature natin bahay dito is naka-base po yan sa owner. Kung ano po yung sinabi niya, yun din po yung ilalagay natin dito sa mga details niyan, lalong-lalo na po sa mga materials and then sa mga presyo dahil sila naman po yung nakakalam. And then ito po pala ay matatagpuan sa Santo Niño, South Cotabato. Ito po ay pagmamayari ng kababayan po nating parehong OFW sa Saudi na si Mr. and Mrs. Aldrin and Ines Dalipe. Si Sir Aldrin ay isang supervisor sa isang resto and then si Ma'am Ines naman ay isang domestic helper. So yan guys, talaga naman patunay na parami ng parami yung mga kababayan po nating OFW na kakapagpundar po ng kanilang bahay. And then sana maging inspirasyon po natin sila para makapagpundar din po tayo ng sarili nating bahay. So yan nga po, talaga pong nakaka-proud yung mga kababayan po nating OFW na iniiwanan po nila yung kanilang pamilya para lamang po sa ganitong klase ng bagay na maipundar po nilang bahay dahil yan po talaga yung isa sa pinaka-importante kung bakit po tayo nag-abroad. Yung meron po tayo maipundar na bahay para meron po tayong privacy or matutuluyan wala po magpapalaya sa atin kung anytime na mag-for good na po tayo sa Pilipinas. Ayon nga po sa owner, is talaga naman po binigay lahat ng details nito and is natutukan po talaga ito ng mga kamag-anak ni Sir and ni Ma'am. And then habang nag-iipon nga po sila, pinapadala po nila ito and then yung mga kamag-anak po nila yung nag-manage sa pinapatayo po nilang bahay. So ito po pala yung nag-start na ipatayo ng October 18, 2019. And then matatagpuan nga po ito sa Santo Niño, South Cotabato. Yung lote po pala na kanilang pinagpatayo ng bahay is naipundar din po nila bilang isang OFW at nabili po nila yan ng 83,000 pesos noong year 2019. Yan nga po at nakikita naman natin na nabuo na po yung kanyang structural. And then ang susunod nga po dyan, ready for installation na ng kanilang roofing. So pag-usapan po natin yung about dyan sa kanilang roofing. So ginamitan nga po nila yan ng steel trusses and color roof long span type. So ang pagbabayad po nila dyan is package. So dyan po sa steel trusses, gumamit nga po sila ng zipper lanes and then tubular. So dyan nga po is nakagasto sila ng 91,000 pesos. Total package na po yan, labor and materials. So kung i-compare nga po natin ito sa iba, medyo mura po talaga ito. Depende nga po yan talaga sa laki na po ng ating bahay and then sa mga materials po na gagamitin ito. Bago po natin umpisahan yung about sa details ng kanilang structural, kagaya nga po ng mga hollow blocks, banggitin nga po natin or pag-usapan muna natin yung building permit. So dyan po sa building permit, sa mga hindi po nakakaalam, yan po ay isa sa mga inaasikaso po natin sa munisipyo. Sa mga hindi po aware dyan, pwede po tayong pumunta sa munisipyo po natin and then magtanong po tayo kung ano po yung building permit. So yan nga po yung isa sa mga requirements para makapagpa-install po tayo ng sarili nating kuryente. So dyan po sa kanilang building permit, nagbayad nga po sila ng 8,000 pesos. Kung makikita po natin yung kanilang bahay, marami-rami pa rin po yung kulang nito. Wala nga po itong palitada sa labas at sa loob. Wala pa po siyang flooring.
Wala pa po siyang ceiling, pintura, spandrel, and then marami-rami pa po yung kulang nito para ma-fully finish, and then marami-rami din yung kanilang iipunin para matapos nga po ito. Inuulit ko po pala na may sukat yung kanilang bahay na 28 by 30 feet or katumbas po yan ng 840 square feet or 78 square meters na meron tatlong kwarto and then dalawang CR. So pag-usapan po muna natin yung about nga po sa hollow blocks na nakagamit po sila dyan ng 3,000 pieces and then 8 pesos po yung bawat isa. Sa semento naman po is kulang-kulang 200 bags and then 220 pesos yung bawat isa. So lahat po ng mga price nyan guys is naka-base po sa kanilang lugar na Santo Niño, South Cotabato. So dyan po pala sa kanilang sliding windows kasama na po yung window grills, gumastos po sila dyan ng 45,000 pesos, total package na po yan. And dyan naman po sa kanilang pintuan na dalawang piraso pa lamang, entrance and then doon po sa kanilang back door, 7,500 pesos. Yan guys, na i-detalye naman po natin yan na maayos. So medyo kunti pa lamang yung detalye niyan dahil marami-rami pa nga po yung kulang niyan. So ang total po pala na nagastos nila dito is sumabot po ng 517,000 pesos labor and materials and then yung kanyang lote na 83,000 pesos a total of 600,000 pesos house and lot na po yan. Kung ano po yung nakikita natin dyan ngayon, yan po yung inabot na kanilang budget na 517,000 pesos. And then yung kanilang napundar na 83,000 pesos na kanilang lote. Gusto ko lamang pala kayong i-remind guys about dun po sa mga kumukuha po ng floor plan sa atin. So sa mga gusto or mga hindi naman po, nasa sa inyo po yan. Pwede po kayong mag-chat sa Facebook page po natin ng The Explorer. Like and follow lamang po natin. And then dun po kayo mag-message sa mga floor plan na mga gusto po natin kunin dito. So yan nga po lahat ng mga nipi-feature natin dyan na may floor plan. Pwede po natin yan kunin. And then pakihintay-hintay na lamang po sa mga gustong kumuha nito dahil nag-iisa lamang po ako nagmamanis dyan. So yan guys, maraming salamat naman po sa pagsama nyo sa akin sa bago po nating upload. And then sana nakapag-subscribe, nakapag-like, and then nakapag-comment din po tayo. At sana nagustuhan nyo po itong video at naging inspirasyon po natin sila para makapagpundar din po tayo ng sarili nating bahay. So yan guys, maraming salamat po ulit. Ingat po tayong lahat and God bless all.